paano ba yan? Paano bang sistema ni Sara Duterte to? Gumawa siya ng bagay na maiimbestigahan siya, pero tila hindi siya a-attend sa investigasyon ng NBI. Sara, sana bago mo ilabas sa bibig mo ang bawat salita, pag-isipan mo ng ilang ulit, no? Pag-isipan mo, kasi opisyalis ka ng gobyerno eh, pangalawa ka sa mataas. Anong nangyari? Napakalaking kahihiyan at napakalaking gulo ng ginawa mo sa isip ng mamamayang Pilipino. Naglagay ka pa ng mga ralista diyan sa EDSA. Sa EDSA Shrine pa, napili nyo. Alam nyo ba yung EDSA Shrine? Lugar lang yan ng mga taong nagkakaisa para ipagtanggol ang karapatan at kalayaan ng bayan. Hindi para taga-suporta sa isang maling politiko. Hindi para ipagsigawan ang mga papuri sa isang politiko na walang ginawa, kundi lilangin ang mamamayang Pilipino. Akalain mo ba naman? Ang iba pala dyan ay pinulot pa at inalok ng 500 piso. Katapos-tapusan, 200 lang daw ang ibinayad. Kayo namang mga Pilipino, kayong mga kababayan namin, mag-isip naman kayo. Huwag naman kayong magpakatanga. Tiisin nyo na na wala kayong pera sa maghapon. Tiisin nyo na kahit 2 araw kayong walang pera. No? Kesa naman ibenta nyo ang inyong kapakanan sa mga walang kwentang bagay, aanhin nyo 500. 500, wala kang mabibili. Pero yung dignidad ng bayan, ibinenta mo. Hindi ba kayo naaawa sa bayan natin? Hindi ba kayo nahihiya sa bayan natin? Hindi nyo ba kinahihiya ang mga nangyayari? Hindi nyo ba nakikita? Si Sara, gumastos pa sa mga nag-aral ng ROTC, no? May mga pinag-aral siya. Bakit kailangan mong gastusan, Sara, mula sa pera ng bayan ng mga taong magtatanggol sa'yo? Ito ba talaga ay patunay na ikaw ay walang gagawing mabuti sa Pilipinas, kaya pinaghandaan mo ang mga kakampi mo? Pinaghandaan mo ang mga kalaban mo na ikaw ay maraming kakampi pagdating ng araw, pero mali. Mali ka dyan. Hindi mo makakayang gapiin ang desisyon ng taong bayan. Kasi Marcos nga, napakamakapangyarihan na nung panahon niya, no? Si Apo Lakay. Hindi niya naipanalo ang laban niya sa taong bayan, no? Akalain mo, nagtatagpa siya ng martial law. Nasaan yung martial law? Walang natakot na sa martial law nung bandang huli. Bagkos na naig ang lakas ng bayan, no? Pero ngayon sa ginagawa mo, tingnan mo naman. Nakikita sa buong mundo yan. Nakikita kung papano ang mga nangyayari sa Pilipinas. Nakakahiya, no? Sabi nga nung taga-ibang bansa, ayong vice president nyo, binantaan na ipapapatay ang presidente. Ang presidente nyo, bakit? Ganun ba kadali magpapatay ng presidente? Pagkatapos ngayon, maharap ka sa investigasyon. Nilulusutan mong pilit. Harapin mo yan. Magpakatao ka. No? Magpakatao ka kung talagang ikay matapang. Kung talagang ikaw ay para sa bayan. Magpakatao ka. Huwag mo na gamitin ang salitang para sa mamamayan. Huwag mo na gamitin ang salitang para sa bayan. Huwag nyo na kami idamay. Kung marami ka sa nakikita naming mga ralista dyan na nagkalat sa kalye, kung yan ay mga nautomo, bilangin mo kung ilan yan na nautomo. Kumpara sa amin,
namin ng mga nananahimik na nagbabantay lang ng mga magaganap. Alam mo ba? Nakakahiya na ang ginagawa mo. Tablan ka naman ng kahihiyan. Ibang-iba na ang dating mo ngayon. Hindi nakatulad nung una na umupo ka. No? Yan ang pinakaabangan namin eh. Yung mga galawan ninyo, kayo ni na Marcos, kasi kayo ang magka-tandem. Kaya inabangan namin yan. Kung nanalo si Attorney Lenny Robredo at si Senador Kiko Pangilinan, susubaybayan din namin. Babantayan din namin. Kasi hindi na kami pwede magpatumpik-tumpik. Hindi na kami pwedeng nakatingala lang sa mga ginagawa ninyo at titingnan lang kung tama ba o mali. Hindi. Nakabantay talaga kami. Hindi kami nakangangalang. No? Bawal ngumanga. Bawal ipikit ang mata. No? Bawal maging bingi. Bawal maging pipi. Yan ang patakaran naming mga Pilipino ngayon. Kaya walang makakalusot sa inyo anuman ang gawin ninyo. Ang nakikita lang namin sa'yo, Sarah, alam mo? Masyado kang mapaghinala. Masyado kang mag-isip ng advance regarding niya. Kasi alam mo kung bakit ka nagkakaganyan? Kasi alam mo na ang dami mong kasalanan. Alam mo na ang dami mong nilustay na pera. Kaya ka natutuliro. Kaya kung ano-ano nang pumapasok sa utak mo na kahit hindi iniisip ng mga kasama mo, sinasabi mo, nagigilty ka. Nagigilty ka sa buhay mo dahil sa mga pinagagagawa mo. Kaya ayan ka kung ano-anong bintang ang sinasabi mo. Impeachment ka ng impeachment. Ang tagal-tagal mo nang sinasabi yan, wala namang nangyaring impeachment. Pagkatapos ngayon, nagpakalat ka pa ng mga tao mo dyan, mga supporters mo dyan, mga nagbukha na lang silang pulubi dyan sa kalye. No? Alam mo yung EDSA Shrine? Hindi yan pinupunta ng mga taong tulingag. Hindi yan pinupunta ng mga taong ang utak ay baribat. Hindi yan pinupunta ng mga mamamayang Pilipino na pinagtatanggol ang mali. Para sa tama ang taong bayan na pumupunta sa EDSA Shrine. Kaya walang mangyayari dyan sa ginagawa mo. Solvin mo ng tahimik ang mga problema mo. Huwag ka nang dakdak ng dakdak. Dakdak ka kasi ng dakdak. Kaya wala kang matapos-tapos na problema. Laban ka ng laban, hindi mo kakayanin. Kasi unang-una, yung mga nakaupo, yung presidente mo, yung mga senador, yung mga kongresista, nakita ng lahat ang iyong pagkakamali. Hindi na nga lang siguro masyado kang pinupukpok dahil talagang sobra naman na eh, no, ang ginawa mo. Alam mo na rin pati yan, matanda ka na. No? Naging vice president ka, hindi mo alam kung ano mga pagkakamali mo. Naku po, ay iayos mo ang buhay mo. No? Sana bago ka nag-vice president, inayos mo muna ang buhay mo kung magiging maayos kang vice presidente ng bayan. Wala eh, tutulad mo sa buhay mo, magulo. Magulo eh. Bakit? Ang tatay mo, maraming kasong hinaharap. Yung asawa mo nasasangkot sa drugs. Yung mga kapatid mo sangkot sa drugs. Sangkot sa mga kung ano-anong kailigalan. Ikaw, lumustay ng pera. Wala kayong maibibigay na maayos sa bayan. Wala. Kapag sinimulan mo sa buhay mo na ikaw ay maayos, sigurado, maayos mo ring hahawakan ng bayan. Kung inorganize mo ang buhay mo sa isang maayos at magandang pag-oorganisa, maiorganisa mo rin ang bayan ng maayos. Baka nga mas magaling ka pa kay Marcos. Pero sa nakikita namin, buhay mo lang, isipin mo, ikinalat mo, may mga hiwa ka sa leeg, gur-gur-gur-gur ka, nagalit ka kay Martin, sinabihan mong tambaluslos, tapos ngayon na nahaharap ka sa problema, kung sino-sino yung ginagamit mong tao, magulo ka, napakagulo mo. Wala, walang mangyayari.
kami ng mga mamamayang Pilipino, ayaw namin ng magulong politiko, ayaw namin ng magulong leader. Gusto namin yung aakayin kami sa maganda. Kahit matanda kami sa'yo, yung mapapasunod mo kami sa maayos, ano? Hindi yung pangangaralan ka pa namin, eh ikaw na nga yung vice president. Diyos ko, paano kami susunod sa'yo? Maling-mali ang mga ginagawa mo, no? Yung mga kasundaluhan mo na nilustayan mo ng pera, yan ba yung mga gagamitin mo para i-impeach si Marcos? Abay, puro na lang kayo impeachment. Eh, wala nang magiging matinong talaga sa inyo. No? Ah, eh, palagay ko naman ay hindi papayag ang taong bayan na dalawa kayong may impeach dahil walang uupo. Eh, pagtsatsagaan na raw nila si Marcos, no? Eh, ikaw na lang muna ang dapat ma-impeach. Dahil wala sa direksyon ng pagiging vice president mo ang buhay mo, no? Ayusin mo ang buhay mo, ayusin mo yung problema mo sa buhay mo para hindi mo ibinubunton sa gobyerno, no? Ayusin mo. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Nakilala kang vice presidente, mayor ng Davao, magpakaayos ka, no? Hindi masamang magbago, hindi masamang gawin ang tama para sa isang leader na katulad mo. Kaya mo yan gawin, ayaw mo lang. Dahil ang gusto mo talaga, mapaupo kang presidente. Hindi pwede. Hindi kami papayag. Kung ngayong vice president ka, napakagulo mo, napakaligalig mo, lalo na pag presidente ka na. Eh ngayon nga, ayan ang ginagawa mo. No? Kayo namang mga DDS supporters, kayo nga ay tuminuti, no? Umayos naman kayo, no? Ayusin niyo mga sarili niyo. Larga kayo ng larga sa bagay na alam niyong hindi kadudulutan ng maganda. Hindi wala kayong mapapala. No? Bakit sa akala nyo yung mga nagrarally dyan, kayo na mga nagpapakita na kayo'y marami ko, no? Wala! Dumi pa lang ng kuko yung dami nyo sa dami ng populasyon ng Pilipinas. No? Hindi nyo aabutin. Kaya tigilan nyo na. Kung totoo may impeachment ka, Sara, intayin mo! At kapag nandiyan yung impeachment mo, saka ka lumarga, saka ka lumaban, eh puro kahaka-haka. Wala naman nangyayari. Puro kabintang. Puro ka pag-iisip. Tuminu ka, uminom ka kasi ng vitamins, yung vitamins na nakakaganda ng takbo ng isip, hindi yung vitamins na nakakasira ng utak. No? Umayos ka. Kung gusto mong mapagpatuloy mo ang pag-upo mo, umayos ka, pero kung ayaw mo na, sige, magpaka-warprick ka. No? Ikaw rin naman ang magdadala niyan. At huwag mong hintayin na yung mga tao mo ay magbaliktaran dahil kaawa-awa kang lalo. Makukulong ka na, hindi mo pa makakapiling ang iyong pamilya. Isip-isipin mo yan. Kaya ngayon pa lang, ang advice ko sa'yo, harapin mo ang bawat kaso na ipinupukol sa'yo. Kung talagang abogado ka, harapin mo ng may talino at sagutin mo ang mga tanong sa'yo. Hindi nagtatagal ang taong sinungaling, nabibisto yan. Wala kang maitatanggi. No? Alam ng mga investigador kung nagsisinungaling ka o hindi. Baka ngayon mo lang daranasin kasi ito, ang ikaw ay makasuhan ng sunod-sunod. Sa Davao kasi, hindi ka siguro nakakasuhan dahil kayang-kaya mo hawakan ang batas nyo doon. Pwes dito, iba sa Luzon. Iba dito. Iba ang batas sa Luzon. Lalo na kung sobra-sobra na ang nakikita sa'yo.
na hindi maganda at hindi tama. No? Sumatauhan ka. Ayusin mo ang buhay mo. Ayusin mo ang panunungkulan mo. Harapin mo ang mga akusasyon sa'yo. Kung mapatunayan, tanggapin mo kung ano man ang maging parusa sa'yo. Yan ang matinong tao na gustong maglingkod sa bayan. Maraming ganyan. Maraming nakukulong na politiko. Pero ang kadalasan, walang sala. Pero sa pagkakataong ito, kitang-kita ng buong mundo ang mga pagkakasala mo. Hindi mo na yan maipagkakaila. Sige, magpakaayos ka, harapin mo lahat, huwag masyadong matapang, may hangganan ang tapang. No? Hindi sa lahat ng pagkakataon magagamit mo yung tapang mo sa pagtatanggol sa sarili mo. Kadalasan sa matapang, nakikita yung tapang na wala sa lugar, nakikita kung ano ang kasasapitan niya. No? Kaya, wag na, tama na. Harap ka sa salamin. Tingnan mo yung mga mata mo. Halos lumamo na ng tao tuwing magsasalita ka. Ano nangyari sa'yo? Nagpapakalugmo ka na? Sinayang mo. Sinayang mo ang pangarap mo na maging leader ng bansa. Hindi na mangyayari yan. Salamat. No? Okay.